sa Bunga Puluan, we have 28 minutes before the hour of... Ano nga ba, 10? Mag-aalas 10 na pala. Miss na oras, no? Grabe. Uuwi na ako. Ay, biro lang. Baka nakikinig yung boss ko. Ah, uuwi ka. Teka ka, ha? Teka ka. Biro lang, ma'am. Apo. Actually pa, hanggang alas 5 pa ako i-air, eh. Sa kopi ko pa yung oras ni Lindsay. Oo. Bakit? Sa magaling ako, eh. Hindi alam, eh. Ba't ba? Uy, tawag sa akin, ha? Over at, 721-2429. Ulitin ko lang, ha? 721-2429. Ulitin ko pa. Ang kulit yun, ha? Ha? Hmm. 721-2429. Huwag nyo kayo ulitin, no? Ah, sa Sabado, ha? Nasa ano ako? Nasa Padis Point. San Lazaro, Linggo, Padis Point. Las Piñas. Punta kayo, ha? Oo. Kung may lakad, cancel nyo lahat. Importante yung lakad ko. Promise! Oh, ayaw maniwala sa akin. Importante yung lakad ko. Banlagay. Ay, ay, ay. Yung mga ano, yung mga nila lang mapanggan na ano na tatawag sa atin galing yung bansa. Alam nyo naman siguro yung ating country code at area code, ha? Hindi ka pwede pag di mo alam yung country code. Diba ano tayo? 6-6-3, tinaman di ko alam. Akala ko 6-6. Ako pa yung malakas loob mga anjo, ako pala hindi nakakaalam. Ano? 0063 yan, diba? Tapos area code. Oh. Ang area code po namin ay 02, Manila. Ha? Ang number ay 721242, hula mo yung dulo. Ha? 721242, wala mo yung dulo. Nagpapauso ako eh. 29, ha, o. Oh. 721-2429, yung Tagalog, 7, 2, 1, 2, 4, 2, siyam. Hindi naguluhan kayo lalo. Pag tinagalog mo numbers, nalala mas mahirap, no? Ilocano, 7, 2, 1, 2, 4, 2, siyam. Mabusit pa kayo? Sige na, mabusit na kayo. May kawalan na sa kabilang linya, si, Daylen, ano, Daylen? Ha? Ano na? Hello? 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 Ano pangalan? Ah, Daylen Grace po. Ah, pwede bang Grace na lang? Ay, sure po. Ah, sige. Gusto mo, Dante. Ayan, meron bang, ano, radyo bukas dyan? Wala po. Nakadikit ka ba ding ding? Opo, para kasi po siyang room. Nag-ano tayo, nag-loop yung sound. Ay, ganun po. Alis ka mo sa mosque, ha? Wala po ako, wala pong mosque po dito, sir. And, Dubai ka, di ba? Opo. I mean, hindi po malapit po sa room ko. Ah, okay. So, shall may room. Nakaluwag-luwag, o. Why do I hear myself? Bali po, ano po, nag-install lang po ako ng app sa Google Play para po makatawag sa Pinapinas. Tapos naglo-load lang po online. Ah, talaga? Apa. Anong app yan? Anong app? Talk To. Talk To Papa J. Narinig ko, I hear myself. Like, oh my God, I'm famous. Sorry po. I'm sorry. Ay, naka. Grace! Po. Naiirita ako. Ba't na? Naglo-loop tayo? Ay. Narinig ba nagdodoble yung boses ko? Hindi po. Klarong-klaro po yung boses nyo. Sumasagot nga siya eh. Sabi niya, gumagano. Ganun po ba? Sige o. Ikaw ay napatawag kasi. May itatanong po ako regarding po sa situation ko po ngayon. Hmm. Opo. Sige.
Bali po, Papa J, 32 na po ako ngayon. Ay, may edad ka na, ay! Opo. Actually, ako single din. Single pa po ako. Ako din, okay. I'm 30... Basta 30, okay na yun. Bali po, Papa J, kwento ko na po. Sige. Sige po. Mamadali Bali po, Papa J, kasi po 30 minutes lang po yata yung na-load ko. Sige, tuloy mo. Opo. Bali po, Papa J, may karelasyon po ako ng 5 years, coming to 6 years na po. Okay. So, within that 5 years, okay naman yung relationship namin. Bali po na, medyo, wala naman naging problema. Pero may family po siya sa Pilipinas. Ibig sabihin, diyan kayo magkarelasyon. Opo. Tapos, siya nasa yung family niya sa, nasa Philippines. Opo. Pag umuwi siya ng Philippines, sila. Pag nandyan, kayo. Opo. Pero alam ko po yung situation. Papa J, alam ko po yung situation. Hindi Papa J. Papa J. Papa J. Papa J. Papa J, alam ko po yung situation niya nung makilala ko na po siya. Oo. Tapos, wala naman naging issue kasi wala na sila ng asawa niya. Ibig sabihin, tapos na yung kanilang marriage. Pero may... pero nag-uusap sila regarding lang sa mga family nila, which is nakikita ko naman sa usapan nila. No, regarding sa anak nila, ganun. Opo. Okay, which is dapat naman. Alam ba nung girl ang tungkol sa'yo? Hindi po. Bakit? Kung talagang hiwalay siya? Kasi po, yung mga anak niya po. Baka magalit sa kanya. Okay. Pero walang issue sa relationship namin kung regarding sa ano. Kaya lang, secret lang po talaga siya. Kala mo, high school secret. Hindi po usong high school yan, secret on. Tapos? Ang nangyari po kasi, Papa J, after 5 years po na nag-aaway kami, natural lang naman po na nag-aaway. Oo naman. Ngayon po kasi, Papa J, kasi since may asawa siya, parang ngayon at the age of... yung age ko na po ngayon, nakikita ko kasi sa mga friends ko na may mga family na sila. So, dumarating yung point na naiingit ako na hindi naman ako pwedeng maging ikasal kasi hindi pwede dito sa lugar dito na pinagtrabahoan ko. Tapos, hindi rin naman ako pwedeng magkaanak din dahil hindi rin pwede dito dahil hindi naman ako kasal. Okay. So, dahil single po ako, marami din po akong kaibigan, may dumating po na point na may nakilala po akong single. Yan na, paklubang din! Na, kapareho ko po. Kasi, siya kasi, yung trabaho niya dito, okay naman trabaho niya, pero it's not that same sa akin. Kasi po ano bang work mo? Designer po. Designer? Architect po. White collar. Tama ba? Yata. Ako kasi ano eh, dark collar ako yun. Ang dungis ng bato ko eh. Tapos siya po, waiter. Ano issue mo doon? Bali po kasi, lagi niyang criticize kasi yon na porque ako architect tapos siya waiter. Parang ganun sa relationship namin. Mula pa man noon. Teka lang. Wala na kayo nung may pamilya sa Pilipinas? Siya pa rin po hanggang ngayon. Tapos, sino yung waiter? Siya po yung karelasyon ko po. So, dalawa karelasyon mo? Hindi po. Yung isa po na bago ngayon, na-meet ko lang po siya. Okay, so what is so significant about the guy para pag-usapan natin? Para po kasing pumapasok po sa isip ko, Papa J, na makipaghiwalay po dito okay, sa waiters in a relationship may tanong ko sa'yo, ano na ang relasyon mo dun sa waiter? Kami pa rin po. So kayo... Teka nga, are we talking about the same guy here? Hindi po, iba po. Kayo nung may pamilya sa Pilipinas, tama? Oo, siya po yung waiter na may pamilya. Ilang lalaki pinag-usapan natin? Naguluhan ako. Okay, bali po yung ka-relationship ko po na may pamilya po sa Pilipinas. Waiter. Siya po yung waiter. Okay, sino yung dumating? Bago po siya, isang architect din po nakakilala ko. Okay. Oo. Na naliligaw sa akin, pero hindi niya po alam na may karelasyon po ako. Nagpapaligaw ka ba? Opo. Yan, Landi. Nyuta ka, nyuta ka. Talaga? Okay, when we say nagpapaligaw ka...
sobra po. Pero ulan-ulan din. Dapat pupunta ako dyan sa 6 eh. April 6 eh. Ay, balik ko dapat yan eh. Hindi lang ko pwede mag-absent kasi baka naman beke. Saan mo kung mabalikan ako ng 2 days dyan eh. Okay po. Teka lang nga muna. Ibig sabihin nito, Grace, yung architect na kilala mong bago, yung dumating ka mo, nagkakaigihan na kayo? Opo. Nag-kiss na ba kayo? Wala pa po. Kailan ko pa ba? Why do I feel like I cannot believe what you said? Ay, alam ko po yun. Narinig ko na rin po kasi yung sinasabi niyo pag... Alam mo kung bakit? Opo. Siguro nga tama ka, hindi po kayo nag-kiss. But the way you answered me, hindi pa po. Tama? Opo. Ibig sabihin natin, anytime na mag-attempt siya, wala kang refusal. Opo, siguro po. Wala din! Yung sinasabi ko eh. Gaano katagal ng ano, na may namamagitin sa inyong ganyan? One month na. One month na. Mm-hmm. Okay. Kaya lang po, Papa J, my girlfriend po siya sa Pilipinas. Yan! Yeah. Na kilala ko. And based lang po sa dating namin dito, kasi pumapayag din po kung palabas-labas, bali, parang nagsasabi siya sa akin na girlfriend lang naman daw yung nandun sa Pilipinas. Siyempre, sasabihin niya sa'yo kasi gusto maka-escort niyan sa'yo. Ganun kasimple yan. Opo. Diba? Yeah, nga. Ganun kasimple yun natin. Hindi ko alam, no 32 ka na architect, kapatang may pagkatanga ka. No? Hindi ko mag-get. Hindi ko maintindihan. No? Ganda naman trabaho mo, pero parang bobo ka sa pag-ibig. Kaya nga po. So, ano bali po, ngayon po kasi, dahil nahihirapan po ako sa situation ko, mahirap din po kasing patakas-takas ako dun sa boyfriend ko minsan. Ganito, aminin mo nga sa akin, nagpapaligaw ka ba? May relasyon na kayo ng architect? Nagpapaligaw pa lang po. Kasi, hindi ko na makita yung difference. Kinatakasan mo ng jowa mo to be with another guy. Kasi po lagi po siyang nag-i-invite sa akin na lumabas. Ayoko rin naman po kasing malaman niya na may boyfriend ako. Kasi baka din mawala din siya. So, ano kasi ako po kasi, Papa J, parang ngayon kasi at my age, parang naghahanap na ako ng kapareho ko na yung parang single din sana katulad ko. So, yung nangyari po, itong mga huling araw, inamin ko na lang po dun sa boyfriend ko na ganito yung situation ko na hindi na ako masaya. Pero hindi ko po inamin na may naliligaw po sa akin. Galing mo, ano? Alam mo tawag sa'yo? Po. Player. Hindi mo tanggap, no? Bad trip kung kailan ako nag-32. Tinatanggap ko po. Kung kailan ako nag-32, tsaka ako naging player. Oh my God! It sounds so young, ano. Gawain naman, high school tsaka college yan eh. Yung mga ganyan ganyan, yung mga hindi pa nag-mature. Diba sila yung... I'm not saying everyone is doing that. I'm just saying, mas common sa edad nila yan. Ganun po. Sa amin, sa edad namin. Huwag ka mo. What's your question? Itong boyfriend ko po ngayon, dahil nung nalaman niya po yung regarding dun sa ano nga, parang bumabawi naman siya. Kasi ano po, Papa J? Nalaman niya yung alin? Yung regarding po dun na hindi na ako masaya. Kasi hindi na rin po ako sumasamang, like, lalabas kami. Tapos, pag nag-uusap kami, talagang parang nanlalamig ako na parang ayoko na nga minsan siyang sagutin. Maniniwala ka ba sa ano, sa kasabihan? Na ano po? Hindi man lalamig yan kung walang iba pinag-iinitan yan. Siguro nga po. Diba? Opo. So, ngayon po, nung nagkausap po kami ng boyfriend ko, siyempre po, nagalit po siya. Expected ko na po yan. Yung tanong ko lang po, Papa J, kung sa sitwasyon ko po ba ngayon, sino po bang pwede kong piliin? You don't ask that question to somebody else. It's a question that only you can answer, not even me. Ah, okay po. Hindi ako, hindi ko tawag po yan. Arranged marriage, ano ka ba? Nalulungkot lang sa aspetong
inantay mong malito ka before ka pumili. Yun na nga po. I don't get it. Okay, you want my advice? Po. Okay, first thing is first. Umamin ka na maayos sa boyfriend. Na you feel disinterested sa kanya, not because hindi ka lang basta hindi masaya, but because may iba at nakikipag-date ka na. Tell your boyfriend that you met somebody else. Okay po. Umamin ka. Kasi one way or another, you will have to choose. Kailangan mamili ka. Papa G? Yes? Sa tanong po na yan, interesado po akong piliin po yung architect. Why? Kasi single siya. Ang pangit ng criteria mo, no? Ang criteria mo, Grace, ay you want to be with someone not because you fell in love, but because it's for convenience. Which is stupid. Okay po. Gusto ko rin naman po siya. Baka nga. At saka gusto rin niya po ako, kaya lang hindi rin siya makapag-commit sa akin kasi may girlfriend siya. Kasi gagawin niya ka, bet. At maliwanag, kung kayong lalaki ate, maliwanag sa paningin ko na, uy, papayag, balandi. You believe na malandi ka? Ang baho, ang baho. Grabe, ha? Sorry po. Amoy malunggay. Wala nang malunggay dyan. Ano? Sige po, yun po yung gagawin ko. Hindi, naniniwala ka malandi ka? Opo. Wag, confused ka lang. Eh, chos. Di ba, pinaplastic kita? Ayaw mo ba nun? Ganun na, anak. You are dating two guys, silang dalawa. Hindi nila alam na existing ang bawat isa. Tama? Opo. And you're the one in the center of it. You're playing the two of them. Di ba? And you have the chance, and you have the ability, you have the privilege to choose. Para mo silang ina-audition. They're competing against each other. They don't even know they're competing. Alam mo saan scary to? Po? Alam mo saan scary to? Ah, hindi po. Yung part na alin man sa kanila mawala, you will be hurt. You cannot chase two rabbits at the same time. You will end up losing both. And that's exactly what you're doing right now. I see ganyan. Kaldagang ko yung naman. I see. Baho talaga. Sorry po. I'll give you a straightforward advice. Are you ready? Yes po. Makipag-iwalay ka sa dalawa. Wala sa kanila ang mahal mo. Alam mo, nagkataon lang na ano. Naniniwala kasi ako na totoong ang na-fall out of love ka doon sa long-term jowa mo. Mm-mm. It just so happened na nagkaroon ka ng dahilan na makipaghiwalay o magsabi sa kanya na nalalamig ka na nung dumating yung architect. Opo. But it could have been any other guy, right? Yes po. So ibig sabihin natin, wala sa kanila mahal mo. Oo nga siguro, Papa J. Makipagrelasyon ka sa sarili mo, huwag sa iba. Huwag muna sa isang partner. Try to be in a relationship with yourself before you allow someone to take your breath away. Okay po. Kailan ka uwing Pilipinas? Pasko po. Tagal pa. Wait ka next week. Makikipagkita ko sa'yo. Kasi may meron ako isang hunting knife, kakamutin lang kita. Nangigigil ako sa'yo, ha? Ay, ganun po.
Nanggigigil ako sa'yo, grabe ka. Siguro din po, Papa J, yung naging dahilan ko rin po na hindi ko na po parang naging nabigyan ng pagkakat na mahalin ulit yung 5 years na yun na, na boyfriend ko. Mm-hmm. Kasi siguro parang wala kasi siyang plano sa amin. Well, I believe that. Naniniwala ako dyan. Importante sa babae yung direction kung saan pupunta ang relasyon. Marami na nakita naghiwalay sa ganyan. Yung, ito, kasi mga lalaki, may, we don't know how to read between the lines eh. Diba? Kayo mga lalaki, you know when to read between the lines. If a girl tells you, we've been dating for a long time now, it means to say, what's your plan? They have hidden languages. At kayo mga lalaki, kailangan din basahin. Opo. Ay! Oh my God, naputol. Ops! Taga-Dubai po yan. Walang paraan para tawagan siya ulit kasi wala kami pang tawag. So, we'll just pray for her. So, come on, let's kneel and pray for her. Pag-pray natin siya. Ay, nako. Confusion eh, no? Grabe, no? Grabe yung kate, no? Saan ba yung kamot ko dito? Uy, binabati ko yung mga nilalang na nakaantabay sa atin, ha? Yung mga nagpapabali sa akin, online na yan. Hello po sa inyo lahat. Kamusta kayo? Mamaya magpapos ako ng picture, ha? Nagka-picture ako eh. Nag-stomach in ako na matindi. Ang hirap ka. Namuti ako. Namuti ako ng husto. Like, oh my God. Hi, Papa. Babati naman ko sa Cavite, sabi dito. Ano sabi? Babati kami sa Cavite ngayon. Nakikinig kami sa inyo ng asawa ko. Magulo yung sender, nakikinig mo sa inyo ng asawa ko. Parang magulo. Nag-gets ko naman actually, pero magulo siya, di ba? Parang ano lang yun eh. Anak! Kunin mo nga yung libro! Sige po, ano po ulit yun, mami? Iabot mo nga yung libro sa tokador. Kanino ko po iabot sa'yo sa tokador? Di ba? Di ba hindi mo, pero nag-gets mo yung sinasabi ng nanay mo. Di ba? Iabot mo nga sa, iabot mo nga sa akin yung libro sa tokador. Kanino ka po iaabot? Sa'yo po sa tokador. Pang mga nanay yan. Ay, nako. Hello sa mga ninja. Get well soon, Jonald Linga. Good evening. Maricar Cruz, Gerson Asuke from Angel and Sapphire. Hello kay Mary Chris Villanueva from Wilson Caldean. Happy birthday to Alan Ronald Baguio from Alex Xiao. Hi, to Marco and Ramilo. Maligayang pakikinig. Thank you very much. Pakibasa naman po, sabi dito. Mahal na mahal kong girlfriend, si Maria Lozano, mula sa kanyang boyfriend na si John Ralph Mabeza. Lumaw life, dinamay niyo pa ako. Pwede naman kayo-kayo lang. Ano ba yan? Sus garbansos. Mamaya na ibang bati, mga kamo. Mga panggahan. Ano kayong magandang kanta? Para sa mga Makati. Itchy Breaky Heart. Ano? Itchy Breaky Heart pala yun. Don't play my Kwan. Ganun. May Itchy, Itchy Kwan. Ay, alam ko na. I know a song. It's called, yeah. Alam niyo ba to? Foolish Heart, Steve Perry. Cute to, ah. Oh. Alright, you got me on your radio. My name is Papa J. 721-2429 is the number to call. 721-2429 is the number to call. Call my number and let's talk. This is a program called Hello, STG.